po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel, at patuloy po na nanonood ng lahat po ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng aking video na gagawin. So, sa araw po na to, ay meron pong nagpagawa lang ng speaker o baffles na meron ng amplifier sa likuran. So, na-late lang ang pagdala ng pagsabi ko ng materials na lalagyan ng handle. Kaya natapos ko na yung pinturahan, saka pa lang natin lalagyan ng handle. So, pero anyway, kaya pa natin itong habulin para mapaganda natin. Kasi nga naman, kung titignan mo, napakalaki, mahirap bitbitin. So, lalagyan dito. So, napinturahan ko na to, namasilyahan ko na to. Katulad ng nababanggit ko sa ibang sa aking video, ang masilya na ginagamit ko ay yung tinatawag na calciumine, yung powder. Hinaluan to ng pinturang itim, tapos ayun yung ibinata ko dito. Kaya makikita nyo, makinis na makinis. At nilagyan ko ng corner, meron pa akong isang corner na ikakabit. Then, lalagyan natin ng pinakatakip, yung butas nito, pinaka-exhaust niya, sa na merong screen. Bubutasan ko, kaya tinanggal ko muna yung speaker. Ayan. At lalagyan natin ng JBL na handle. So, ito ay metal. Medyo may kamahalan. So, nagamit ako dito ng jigsaw, electric drill, para mabutas natin. So, kung ready na kayo, so, gagawin na natin. Ikakabit ko muna yung isang corner dito para medyo makumpleto ko na. At medyo itataob kasi natin to para mabutasan natin yung side nito. So, nawawala yung isang tornilyo ko at mamaya na siguro ay isa tayo. Wala namang standard kung saan mo gustong ilagay yung handle na to. Pero mas maganda, medyo mas mataas yan ng konti. So, dito natin ibubutas para pagka binit-bit to sa balance. Sa banda dito, sa mga around 7 inches. 7 din to, 7 inches din. 4 and 1/4 ang sukat ko dito. Kaya bubutas ako ng 4 and 1/4. Then, seven inches, alanganin sa 6 1/4. Ayan. So, isahin natin. Ito ay na-assemble ko na. Nailagyan ko na to ng amplifier. Ito kasi yung gusto ng may-ari. Dati kasi itong debaterya na nilagyan ko ng power supply sa loob na 12 ampere. So, mapapansin nyo, car stereo. So, abangan nyo yung susunod na video nito kasi kukoneksyonan ko siya ng Bluetooth. So, isasama ko na sa loob yung Bluetooth niya. For the meantime, ito muna. So, para ma-assemble ko lang muna. So, susukat ako dito ng around 7. Hanap tayo ng straight na ruler natin para alam natin kung saan ko ibubulas ito. So, 7. Ayan. Okay, so ayos. Meron akong L-square. Siyempre, kukunin natin yung gitna nito. Doon natin tututok sa tornilyo.
Kunin ko yung gitna na itong bubbles na ito. So, 15.7.5 inches. So, ganun din dito ako sa baba. Pag naisendro ko na to sa gitna, sa kunin ko naman to. Okay, so diretso ko lang yung guhit. So, magtitira ako dito ng sukat dito sa so 4.5 sa gitna. Talagang para tayong karpintero nito. Sa dahil sukat naman tayo dito, ito na yung kakalpasin natin. Gagamitan ko to ng jigsaw para maganda yung ating pagkakauka. Ayan. Double check lang natin. Then sa kabila. Okay. So, baba natin itong gamit. So, mag-electric drill muna tayo. So, tataas ko lang itong aking camera para mas makita nyo. So, kailangan natin butasin to para makapasok yung jigsaw natin. Then, power tools. Kaya pag gagawa tayo ng baffles, dapat ha, may power tools tayo. So, may jigsaw tayong gamit. Thank you.
ngayon sa laglag na. So medyo ipitrim ko lang ng konti. Sakto, sukat na sukat. So, baba ko lang to sa para makita nyo. Ito yung binutas natin. So, nahuli nga lang to eh. Napinturahan ko na kasi to, tapos na i-request ko na mas maganda pag may handle kasi malaki na yung baffles. Mahirap tong bit-bitin. So, natuwa naman si Sir. Ayan. So, yung isa naman ang gagawin natin. So, kung ready kayo, gawin na natin ulit yung susunod.
Medyo itrim lang natin yung gilid. Kaya parang wala naman nangyari. I-screw na lang natin, di ba mabilis pag meron tayong power tools sa kaya kailangan natin. So, ang susunod natin, lalagyan naman natin itong sa butas niya. Meron na kasi itong butas. Ang problema ay hindi sumakto ito. So, kaya kailangan ko ng kalso. May amplifier kasi sa likuran. So, baka tumama yung amplifier, kaya kakalusuan ko. Para habang binubutas to. Maliit lang yung tinabas natin, kaya medyo mahirap kasi sumasangga dito sa kanto itong power tools natin. So, ito na ngayon siya. So, ayun. Kasi na, konting pukpok na lang siya. Okay, so, lipat naman ako dito sa kabila. Sinasalubong ko sa kabilang side. Okay na. Abit natin yung handle. Ang sarap buhatin nito. So, ayos na ayos. Bagay na bagay sa mga nagkakarpintero to. May background ng electronics, mag-assemble. Ayan, paggawa ng baffles. Paglagay ng side corner. So, lagyan ko lang muna ng tag-isa-isa. Baka kulang yung aking video. Hanap pa tayo dyan.
ang importante na ilagay na natin itong ating handle. So, nawawala yung isang handle po. Okay, ay ito pala. Ayun. Ganyan talagang nagka-artintero. Pati lapis nawawala. Kung pala nasa tela lang. Ayan. Sa gandang tingnan. Abangan nyo yung susunod nito, iwawiring ko kasi yung Bluetooth nito. So para hanggang dito na lang muna tayo. So meron tayong handle, kaya pag binit-bit yan, may side corner na tayo, apat, kompleto. Kompleto na at nabutasan na natin yung pinaka-exhaust, ayan na okay na, hindi na papasukin ito ng tipis o daga. So, eto, nakatapos na naman tayo ng isang trabaho. At kung meron pa kayong ibang naiisip na disenyo, kayo na pong bakalang magdagdag. Ang importante po sa akin ay nabigyan ko kayo ng idea kung paano ko binutas itong handle, paano nating in-install magkabilang side. So, salamat po sa inyong pagsusubaybay. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat po. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!